A blessed and wonderful Sunday po sa inyong lahat, sa lahat po ng mga kapatiran sa pananampalataya sa Bacolod Eastside Church of Christ, Paranas Church of Christ in Western Samar at saka sa City Church of Christ Talisay and all Churches of Christ, Christian Churches all throughout the Philippines and to the world. Ipagpatuloy po natin ang ating mga malapit na pong matapos yung series natin from the Book of John, Life Essentials, Knowing What is Real. At a blessed Sunday din po sa kay Sir Armand Tris Reyes. By the way, mga kapatid, dito na po tayo sa 1 John chapter 5, verses 6 to 12, na ang pagkasabi po rito, "This is the one who came by water and blood, Jesus Christ. He did not come by water only, but by water and blood. And it is the Spirit who testifies, because the Spirit is the truth. For there are three that testify, the Spirit, the water, and the blood, and the three are in agreement. We accept human testimony, but God's testimony is greater, because it is the testimony of God which He has given about His Son. Whoever believes in the Son of God accepts this testimony. Whoever does not believe God has made him out to be a liar, because they have not believed the testimony God has given about His Son. And this is the testimony: God has given us eternal life, and this life is in His Son. Whoever has the Son has life, and whoever does not have the Son of God does not have life." The Word of the Lord. Mga kapatid, mayroon po tayong three witnesses dito po sa 1 John 5, 6 to 12. The three witnesses to Christ, ang tinatalakay po ni John, is the Spirit, the water, and the blood. So si John po, kinilala niya ang tatlong mga witnesses that support kung ano po ang kanyang isinulat sa kanyang letter or epistle. Sa Old Testament po mga kapatid, gusto ko pong malaman ninyo, and later sa mga Jewish courts, ito po sila always required at least two dependable witnesses upang madesisyonan po ang case o ang kaso. Makikita po natin yan sa Deuteronomy 17 verse 6 at Deuteronomy 19 verse 15. So ito po si John, nilista niya ang Holy Spirit, ang water at ang blood in support of this, his assurance sa kanya mga readers sa panahon noon. So kung titingnan po natin mga kapatid, in both the Old and the New Testament, Sister Joe and Sir Romel Paredes, in the New Testament, important matters were resolved, both sa Old at New Testament, that important matters were resolved only with the testimony of two or three witnesses. Yan, Matthew 18:6, at saka sa John 8:17, no? At iba pang mga verses. So the first and the most important witness sa sinulat po ni John is the Holy Spirit. Dahil it has confirmed the message of John, John the Beloved, no, sa kanyang mga nagbabasa ng kanyang sulat who have heard from the beginning, 1 John 2:20-27. And then the second and third witnesses operate together in Christ. Ito pong blood and water, na ito po ayon pa sa mga eksperto, sa mga theologian, signifies His the human body and death of Jesus Christ as well, at ang kanyang bodily resurrection, John 19 verse 34 and 20 at saka verses 25 to 27 ng Book of John 20. Now, water and the Spirit ayon pa rito are referenced by Jesus as He spoke sa kay Nicodemus. Naalala nyo John chapter 3 verses 5 to 8 na you must be born again with water and Spirit. Yan po ang sabi ni Jesus. So, doon po na-affirm ni John ang kahalagahan, ang necessity of both physical and spiritual birth in order to enter the kingdom of God. If you want to enter the kingdom of God, required po na you must be born again. Pero ano po ang mga elements involved to be born again? According dyan sa John 3, 5 to 8, you must be born again with water and Spirit. So, dito po ang three witnesses agree about the identity of Jesus, the Messiah, bilang siya po ay isang Diyos at tao. Siya po ay fully human and fully divine, dahil dual po ang nature ni Jesus. Kaya mababasa natin na siya po ay tao, at mababasa rin natin sa Bible na siya po ay Diyos. So, John is telling us more.
ini-emphasize po ni John dito sa passage na ito that the fact that Jesus came by water. So ito pong reference of water has been the subject of widespread discussion. Napakarami po. Ayon pa daw sa iba, ang water and blood, ito po ay interpreted in at least 4 ways. Sabi nila itong water and blood, ang unang interpretation rito, Brother Drexel Develos and Sister Vicky, is Jesus' baptism at death. At pangalawa, as his, ito po ang incarnation ni Jesus. Pangatlo, ang water and the blood ay yung water and the blood that flowed from the side of Jesus when he was hanging on the cross, Sister Jolly Duckless and Brother Ted, no? At ang pang-apat na interpretation rito ay the baptism of the believer and the Lord's Supper or communion. So, ang water, mga kapatid, refers to the inauguration daw of Christ's earthly ministry during sa kanyang baptism by John in Mark chapter 1 verses 9 to 11. At ito naman po ang blood refers to the close of his earthly life doon po sa kanyang crucifixion nung ipinako po si Jesus sa cross. So, ito po ay napatunayan ni Jesus. Jesus proved himself to be the Christ, to be the Messiah, doon po sa kanyang baptism and by pouring out his soul to death. Yan po ang water and the blood. In addition, siguro baka iisipin natin na ang Biblia po ay tayo po ay sinasabihan, ipinaliwanag ng Biblia sa atin that at the time of Moses, tandaan po natin, doon po sa wilderness, water came out of the rock. Numbers 20 verses 10 to 11, Brother Ambit Baknutan and Sister Joy. So we might perhaps draw an analogy to the spiritual water of the Holy Spirit, diba? Villanueva family dyan sa Dancalan Church of Christ. At ito po ay flowing from the spiritual rock na ito po si Jesus ayon kay Paul in the book of 1 Corinthians chapter 10 verses 1 to 4. Now, dagdag pa rito, we are told that we are being cleansed by the washing of water by God's word in Ephesians 5:26. But it refers to baptism, sabi pa ng mga theologians din. At ang Holy Spirit o yung Espiritu Santo will flow out of our hearts like rivers of living water. John 7 verses 37 to 38. So, sa totoo lang, we see then na ang reference pala to the blood and the water in the Spirit, ito po ay include multiple applications. And marami pong applications. So the fact that Christ came by water, ito po ay maaring ma-view natin na as containing additional proof na si Jesus was fully man. Siya po ay totoong tao. Nung siya po ay nandoon sa cross, when he was hanging on the cross, according sa John 19:34, one of the soldiers pierced his side with spear. And according to the Bible, immediately blood and water came out. Ayan. So tandaan po natin ng soldier na yon as an the soldier pierced Christ's side when he was still alive. Hindi po inano siya nung buhay pa, he was still alive. He caused Christ's death by piercing his side. So ang Espiritu Santo being as ang Espiritu Santo, alam natin walang blood, walang bones, or walang water. So the fact that Jesus did was to show that he was a man, that he came in the flesh. Ang kanyang incarnation ay nagbago, na change from spirit to flesh. That is why Christ became flesh, no? At sana po tingnan natin ang katotohanan na ito na sabi daw nila, yung sinabi ko kanina na itong water and the blood, nag-reference po ito sa water can be associated with Christ's water baptism nung binautismuan siya ni John the Baptist. No? So John's baptism was of repentance, but Jesus had never sinned, so he had nothing to repent of. So that is why nag-hesitate itong si John na i-baptize si Jesus, but Jesus insisted na kailangan gawin ito in order to fulfill all righteousness. So gusto ni Kristo na siya po ang halimbawa para sa atin na tayo po ang makasalanan, kailangan nating mabaptize, and then after repentance and faith in our Savior Jesus Christ, ang kanyang sacrifice nagiging possible para po sa atin, mga kapatid, na magkaroon ng forgiveness of sin. So Christ made it very
clear that without water baptism, we cannot enter the kingdom of God in John 3 verse 5. Sana po sa araw na ito, mga kapatid, itong three witnesses, the blood, the water, and the Holy Spirit, mga witnesses po ito, they testify in agreement that Christ was a man, that He died for our sins, that He was resurrected, and that He lives in life, He lives His life again in order to condemn, no? In order rather sa kanya mga disciples today, para po sa atin, that we human beings are condemned to die because of our sins, but that by our repentance at sa ating pananampalataya sa dugo ni Kristo na doon po was shed on the cross, we can obtain forgiveness of our sins. Kaya po itong death in water baptism at ang ating mga resurrection from the dead, when we rise out of the watery grave ayon sa Romans chapter 6 verses 1 to 6, matatanggap po natin ang gift of God's Holy Spirit through which Christ lives His life in us all over again. At tumako po tayo sa ating communion. So ito po ang dagdag na witness ng kamatayan ni Jesus. Sabi niya, "For I received from the Lord what I also passed on to you. The night Jesus betrayed, He took bread. When He had given thanks, He broke it and said, 'Take it, this is My body which is for you. Do this in remembrance of Me.'" In the same way, sabi po niya, "Take this cup as covenant in My blood. Do this whenever you drink this in remembrance of Me. For as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes." Tayo po ay manalangin. Lord, thank You for giving us this message of hope, that there are three that bears witness of who Jesus Christ is in our lives: the water, the blood, and the Spirit. Lord, we hope and pray that we will continue our faith in Jesus because He is the only way, the truth, and the life for us. Thank You for everyone who are faithful to You. In the name of Jesus, Amen.